Bos, saan ba talaga galing ang batong yan? Ang liwatang to ay nakita ng mga Arayan sa kalawakan ng Arayo. Pero hindi ito tulad ng mga bato na umiikot sa Arayo. Naligaw, kumbaga. Kaya pinag-aralan namin. Ako nakatuklas na may tagla itong kapangyarihan. Hindi ko sinabi kanino man. Maging sa konseyo. Dinala ko ito nung tumakas kami ng roof. Eh, boss, nalaman ba kung saan talaga galing yan? Hindi na importante yun, Toto. Ang importante ay nagagamit kong kapangyarihan ng liwatang ito. Kapunta namin dito, ah. Dito ko narinig yung parang may tumatawag sa akin. Boss, bakit di mo sinabi sa mga bossing mo ang tungkol sa kapangyarihan ng liwata? Hindi na nila dapat malaman pa kung ano natuklasan ko. Akin na lang. Ah, parang finders keepers. Eh, boss, ilo ba kapangyarihan ng liwata gumawa ng halimaw? Hindi lang, Toto. Hindi lang. Ang liwata ang katuparan ng mga pangarap ko. Tuturo sa akin para magkakaroon ako ng sarili kong karyan. Hindi tulad sa Arayo. Sa kabila ng galing ko, isa pa rin ang pangkaraniwang mamamayan. Hindi tulad ng kaibigan ko si Royan. Paborito na konseyo. Alis tayo! Miguel! Miguel! Nandito ako! Miguel! Nandito ako! Miguel!
mo ng awa. Ibalik mo na ako sa anak ko. I'm sorry, Cindy. Wala na akong magagawa. Wala ka na mapagtataguan. Hinahanap na tayo ng mga tao. Lalo na ikaw. Nakalimutan mo na ba? Nasa loob ng mahabang panahon, nang pakilala tayo bilang Jared at Cynthia, hindi bilang sa agad doon na truth. May nagsuspensa ba? Wala. Kung hindi lang dumating yung lintik na anak mo yan si Lastic Man. Hindi na ako papayag. Tapos na tayo. Wala ka nang magagawa. Hindi ka na magwawak eh. Gagawin na bigal ang lahat para mabawi niya ako sa'yo. Kung makikilala ka niya. Alam mo, mahal ko, habang nasa akin yung liwatong yan, may kapangyarihan ako magbago ng anyo at isip. Ngayon na hindi na tayo pwede maging Dr. Jared at Cynthia Belon. Anong pangalan gusto mo? Anong profesyon? Hmm? Sige, bigyan niyo tayo ng pagkakataon para mag-isip. Ang mahalaga sa akin ngayon eh, mawala mo na yung tinig sa plano. Yung anak mo si Lastic Man. Hinanap ko yung nanay ko, pare ko eh. Wala pa ba development dyan? Wala pa rin. Ay! Pare ko eh! May iba ko ha? Napalan ba yung nangyari doon sa TV? Yung warak na barko na nasira? Sinasabi mo, sira. Eh di warak nga yun. Di! Ibig sabihin yung ano, sirang barko nasira kasi doon naglanding pala yung ano, spaceship ng mga Ebelon. Tapos, nung umalis yung spaceship, ayun, yung sirang barko na double dead. Yun nga ba sinasabi ko eh. Baka dali ni Doc Jared ang nanay ko sa ibang planeta. Nanay mo? Pare ko eh. Ito naman ako eh. Pwede naman akong sabihan ng problema mo eh. Tigil-tigilan mo na yung bisyo mo. Ano yung pinagsasabi mo, pare ko eh? Di ba nga, pare ko, sabi nga nila, addicts don't grow old, they die young. Kaya kung ako sa'yo, mag-quit ka na dyan. Walang matutulong sa'yo, maganda yung droga. Hindi ako addict, no? Ay! Kung ano-ano pinagsasabi mo dyan, ano ko ba? Eh, kasi naman, labo mo naman kausap eh. Pinag-uusapan natin kanina yung spaceship, tapos bigla mo naman dadalhin doon sa pag-kidnap ng mga Ebelon doon sa nanay mo. Pare ko eh, mag-promise ka sa akin ha. Meron akong sasabihin sa'yo. Pero huwag mong papagkakalat kahit kanino. Mag-promise ka muna. Eh, pare ko, kailan ba naman kita chinismis? Never naman ha. Ano yun? Ano yun? Si Miss Evelyn, ang nanay ko. Ikaw, lagi mo na lang gino-good time eh. Eh sabi mo, Rutabilgas pa ka ng nanay mo, tas ngayon si Ma'am Cynthia na. Steer! Pare ko eh, Rutabilgas, ang totoong pangalan ni Miss Cynthia Evelyn. Naga? Ba't ganun? Ba't kailangan pa ng alias-alias? Ba't pag-ante ba si Ma'am Cynthia? Ba't kailangan pa ang dala-dalawa pangalan? Kaya naman pala nahihirapan ka hanapin nanay mo eh. Oo nga eh. Ano? Nanay mo si Ma'am Cynthia Evelyn?
Big time mo, pare Koy! Pare Koy, yung bibig mo naman. Diba sinabi mo sa akin magpa-promise ka, hindi mo sasabihin kahit kanino? Eh, ayingay na bibig mo eh. Nabigla lang ako eh, sorry. Talaga? Tawagin mo yung sila, Gablab, at saka yung foreman. Sabi mo, magkikita-kita kami. Pupunta ako sila. Bakit hindi na sila pupuntahin natin dito? Para ano? Para mabuko na naman tayo nila, Sigman? Yes, boss. Chikoy? Ano ba naman kayo, Aling Dolores? Kayo pa ba naman lolokohin ko pa? Pero, hindi naman magkamukha si Miguel at saka si Cynthia Evelona. Malay niyo, sama nagmana. Oo nga, ano? Pero hindi. Hindi rin naman kamukha si Jared Evelon. Aba, Aling Dolores, may ganun ho. Kapag gumisa talaga, nangyayari nga. Kapag gwapo o kaya maganda yung magulang, nakang di mo namamana ng anak, pangit pa nga o lumalabas yung iba. Kung anak ni Cynthia Evelon si Miguel, alien siya. Kasi alien din si Jared Evelon. Kung alien si Miguel, naku, aba dapat matagal na tayo nilapa nun. Oo nga, no? Hey! Ikaw, Miguel! Talaga ng mukha mo? Gusto mong palabasin anak ni Cynthia Evelon? Bakit? Alien ka ba? Ano? Ah! Teka mo, bakit hindi ka makapagsalita? Sige na, magsalita ka, ha? Nako, Tita Dolores, buti nasabi niyo yan. Lilinawin ko lang po yan. Ito po si Chikoy nagsabi sa inyo, di ba? Nako! Meray! Binibiro ko lang po talaga si Chikoy. Hindi po totoong talagang nanay ko si Miss Evelon. Talaga naman, Miguel! Napakakapal ng mukha mo, ilusyonado! Gusto mo pang palabasin na anak mayamang ka? Naku, hindi. Bakit ba? Ano, alien ka? Gusto mo maging alien ka? Ganon? Ang cute mo, Chikoy. Pinit mo ulo ko. Maggawa ka na nga lang ang balunggay! Opo, pasensya na po. Saan na kayo? Nandito sila sa dati, boss. Sige, papunta na ako dyan. Sige, boss. Pare Koy dito. Ito naman eh. Sorry na nga eh. Nadulas lang yung man yung tao eh. Sorry na. Inaamin ko naman eh. Nag-promise-promise ka pa eh. Tapos sasabihin mo rin? Nadulas nga lang. Hindi ko na uulitin, Pare Koy. Sorry na. Nadulas, Pare Koy? Eh, secret natin yun? Mas pinagsabi mo? Hindi ko naman pinagsabi. Isa lang naman na pagsabihan ko, di ba? Oh, hindi ibig sabihin nung pinagsabi ko na. Tsaka hindi naman naniwala yung ano eh. Pinagsabihan ko eh. Kahit sinasabi mo hindi naniwala, secret natin yun. Ikaw talaga, hindi ka pagkakatiwalaan, Pare Koy. Kaya nga ito, nagsusorry na eh. Pagkakatiwalaan mo, Pare Koy. Buksan mo na to. Paano makasiguro? Baka ulitin mo na naman. Hindi, promise. Oh, mag-request ka kahit ano. Talaga, kahit ano, magre-request ako? Oo. Okay sa'yo, gagawin mo. Oo nga. Pare Koy! O sige, para maniwala ako na nagsasabi ka ng totoo. Halika mo yung pinto. Paano kaya itong makikita? O sige na, ito na, oo. Mwa! Oo. Kita mo, kita mo. Ay! Sinungaling ka eh. Hindi mo inalikan yung pinto eh. Hindi, pahalik ka. Wala ka, sinungaling ka talaga, Pare Koy. Pahalik ka, Pare Koy. Ito na, oo. Ikinikis ko na, yun lang eh. Pare Koy! Kinis ko na! Eww! Oh! Sorry na nga eh! Sa'yo ba talaga yan? Oo! Oh. Balik mo! Paano naman gagawin?
gagawin niyo? Eh, para maniwala. Naman. Balik mo, balik mo. Sorry na nga, mahirap naman yung pinapagawa mo, pare ko, ye. Oh. Aga? Pasok ka na. Sorry na, ha? Papain natin, Jis. Oo, Jis. Pare ko, ye! Ako na kukuha, Jis! Sa liwata nang gagaling ang kapangyarihan ni Jared. Habang nasa akin ang liwatang yan, may kapangyarihan ako magbago naman nyo at isip. Siguro naman naiintindihan niyo yung sinasabi ko. Alam niyo na yung gagawin. Kapangyarihan ka lang dahil sa liwata agad. Pero pag wala na ang liwata, patay ka na.